Isang Nuggets player nga mga idol ang niyabangan itong Lakers player matapos nga silang umabot na sa NBA Finals. Pero bago yan, balita muna tayo patukol nga sa Phoenix Suns at ang kanilang bagong head coach. Well, ito lang naman ang former Lakers head coach, ang 2020 champion coach na si Frank Vogel. Balita sa atin ni Shams na fina-finalize na nga daw na ito ni Frank Vogel ang kanyang next deal para nga bilang maging head coach na itong Phoenix Suns. And well mga idol, ito nga daw ay 5-year, $31 million na kontrata. At yan mga idol ay matapos nga napatalsikin nila ito nga si Monty Williams matapos ng kanilang second round exit. And well mga idol, hati nga ang maraming NBA fans pati na nga rin mga Suns fans dito nga sa hiring na ito. Yung iba ay sinasabi na wow, great choice nga daw, napakagandang move para sa team ng Phoenix dahil itong si Frank Vogel ay isang ang championship coach. Napatunayan niya na daw ang kanyang sarili sa NBA at kaya ngang i-lead itong ang team ng Phoenix. Yung iba naman mga idol ay sinasabi na hindi nga daw maganda na itong si Frank Vogel ang kanilang naging next head coach nang dahil nga defensive-minded coach ito mga idol at mahirapan nga daw siya sa pag-create ng offensive schemes para nga magamit ang full potential ng matinding opensa ng Phoenix Suns with Kevin Durant and Devin Booker na kanilang mga player. Pero I think mga idol, one thing is for sure dito nga sa signing ng Phoenix Suns kay Frank Vogel na mag-i-improve talaga ang kanilang depensa next season. Dahil kung napanood nyo, yung 2020 Lakers mga idol ay talaga namang isang defensive monster team yon na talaga namang nag-wreck ng league and eventually nanalo ng championship. So let's see nga mga idol kung ang team ng Phoenix ay mag-glow up next season or mag-glow down. Abangan natin yan. At ngayon ay pag-usapan na nga natin mga idol ang isang Nuggets player na malakas nga ang loob at talaga namang tinrash talk ang isang Lakers player na walang iba kung hindi ang kalalang superstar na si Anthony Davis. Well, sa interview kasi na ito nga ni Bruce Brown bago ang NBA Finals mga idol ay ito nga ang kanyang nasabi. He scores the ball so effortlessly on whoever's guarding him. I mean, he had AD and shambles last round. AD didn't know what to do. I mean, he is one of the best players in the world. Well, sa pagpuri nga ni Bruce Brown sa kanyang superstar teammate sa two-time MVP na si Nikola Jokic ay talagang inislander niya pa itong si Anthony Davis. Tinrash talk niya pa mga idol. At sinabi niya nga na itong si AD ay in shambles nga daw. Hindi niya nga daw alam at hindi niya madepensahan itong si Nikola Jokic. Para bang pinalalabas neto ni Bruce Brown mga idol na walang palag si Anthony Davis kay Jokic. Yung kanyang depensa ay hindi uubra dito kay Jokic. At yan nga mga idol ay nag-spark mga idol para gumante, bumawi nga ang mga Lakers fans dito nga kay Bruce Brown sa kanyang sinabi. Banggit nga nila sa mga replies mga idol, kanilang komento ay bench players talking like starters. Kung sino pa nga daw yung parang nakikisabit na lang sa success sa panalo ng kanilang team ay yun pa nga daw ang pinakamaangas. Bakit ba daw hindi niya gayain itong si Nikola Jokic na chill lang, humble lang kapag nanalo, panalo, hindi na, nag-aangas pa. Pero mga idol, ito nga daw si Bruce Brown na kung minsan nga daw ay kaunting minuto lang ang nilalaro ay siya pang maraming nasasabi. And well mga idol, para nga sa mga Timberwolves fans, sa mga Suns fans at pati na rin sa mga Lakers fans ay for sure na alam nila na itong si Bruce Brown ay talagang matrash talk nga. Every time nga na siya ay makakashoot ay inaangasan niya ang mga player pati na rin yung bench ng kanilang opposing team. And well mga idol, mukhang hindi nagbago itong si Bruce Brown. Ngayon nasa NBA Finals na sila ay patuloy pa rin ang ganyang ginagawa. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang komento nyo dito nga sa sinabi ni Bruce Brown patungkol kay AD? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.